A peaceful day, peace heroes! Peace time na! Ako nga pala si Kuya Jazz. At welcome sa Peace Hero Kids TV! Sa ating peace time ngayon, ay mas alamin pa natin kung paano natin maiintindihan ang ating emosyon. Tara na, peace heroes! Ayain na ang ating mga kaibigan, kaklase, at ating pamilya. Sabay-sabay tayong matuto kung paano isa sa buhay ang kapayapaan. Last week, pinag-usapan natin ang 8 basic emotions. Ano nga ulit ito, mga peace hero? Tama! Joy! Sadness! Fear! Anger, anticipation, surprise, disgust, at confidence. Atin ding ni-recognize na all feelings and emotions are normal at okay lang na nararamdaman natin ang mga ito. For this peace time, ating pag-usapan kung paano ba natin pwedeng i-manage ang ating mga emotions peacefully, lalong-lalo na sa mga panahong di natin inaasahan, katulad na lamang ng mga sitwasyong ito. Yay! Makakasama ko na ulit ang aking mga kaibigan! Gusto ko na lumabas ng bahay. Nakakalungkot at hindi ko pa muling makasama ang mga kaibigan ko. Namimiss ko na sila. Natatakot akong lumabas ng bahay para maglaro. Baka mapagalitan ako ng nanay ko. Excited na akong maglaro ng habulan kasama mga kaklase ko. Gusto ko nang maglaro. Palabasin niyo na ako ng bahay. Marami pa tayong iba't ibang emosyon na nararamdaman, peace heroes. Marami sa atin, feeling natin ay nag-iisa lang tayo at wala tayong karamay. Minsan, nahihirapan din tayong intindihin at tanggapin ang ating mga nararamdaman. Kaya madalas ay iniiwasan natin ito or nagpapadala tayo sa mga negative emotions katulad ng galit at takot. Ngunit, katulad nga ng lagi naming sinasabi, normal lang na tayo ay nagkaka-experience ng iba't ibang feelings at emotions, positive man ito or negative. Tandaan natin, peace heroes, ang ating emotions and feelings ay parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong peace time ay sasamahan tayo ng ating peace heroes na sina Ate Jane, Kuya Mustafa at Sabrie, kung saan tayo ay kanilang kukwentuhan tungkol sa kanilang isinulat na story na ang title ay Ganito Ka Rin Ba? Tara at samahan natin sila, mga peace hero! A peaceful day, peace heroes! Ako si Ate Jane. At ako si Kuya Mustafa. Sa nakaraang peace time, masaya nating natutunan ang tungkol sa ating iba't ibang emosyon. This time, we'll share a story which we made together with our daughter, Sabrie, about how we can feel during different challenges and what we can do about them. So, handa na ba kayo sa storytelling session natin, peace heroes? Simulan na natin! Ganito ka rin ba? Kwento at guhit ni na Sabrie, Jane, at Mustafa Samor. Madaling malaman ang panahon sa paligid. Pabago-bago man
malalaman ng mapagmasid. Ngunit, ang panahon sa loob ko minsay di nakikita, sa labi ko man o mga mata. Minsan, katulad nito ang panahong inuulat. Minsan din na may sumasalunga. Minsan maliwanag, maaliwalas, maganda. Napapangiti pati aking mga mata. Ganito ka rin ba? Minsan na may sobrang kulimlim na sa aking dibdib ay kay bigat dalhin. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Minsan may buhawi sa aking puso. Pinagpapawisan, giniginaw, gusto kong magtago. Puso ko'y kay bilis ng tibok, sinasabi, magtago sa isang sulok. Minsan na may tila napakaulap, kay hirap tumutok sa ating pag-uusap. Nalilito, nawawala, natutulala. Ay, talaga? Ikaw din pala? Minsan mainit, napakainit. Sa akin ay huwag mo nang lalapit. Minsan damdamin ko ay may kulog at kidlat pa. Ako'y napapasigaw na lang bigla. Ganito rin ba ang iyong nadarama tuwing nakasimangot ang iyong mukha? Minsan din naman sa puso ko'y umuulan kahit ako'y nakikipagtawanan. Ulan ng ulan hanggang sa bumaha. Baha! Baha! At umabot ang baha sa aking mga mata. Payakap nga, mga salitang nagpapagaan ng aking kalooban. Anong pakiramdam ang mayakap ni nanay o tatay o ng mga malalapit nating mahal sa buhay? Normal ba ito? Tanong ko, tanong mo. Ay! Ito'y normal pala, ang sabi ni ate at ni kuya. Ang sabi ni na ate at kuya, ang mga ito'y normal na nararamdaman dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ang mabuting gawin ay huminga ng malalim. Sige nga, hinga tayo ng malalim at ilabas ito sa bibig. At makipag-usap sa mga kapamilya natin. Huwag mahiyang magkwento dahil nakakagaan ito. Sabihin din sa sarili at sa buong mundo. Makakaya ko to! Alagaan ang iyong sarili at huwag maniwala sa sabi-sabi. Matulog at kumain kahit pagkaunti-kaunti. Tandaan! Hindi ka nag-iisa. May anghel sa iyong tabi. Mag-ehersisyo at maglaro. Tumulong sa kapwa. Magdasal ng taimtim sa dakilang tagapaglikha. At laging tandaan ang sinabi niya. Sa bawat pakihirap ay may ginawa. Okay, I'm sure maraming natutunan ang ating mga peace heroes. Just to review, ang main message ng kwento ay normal lang makaramdam ng iba't ibang emosyon o matitinding emosyon kapag may kinakaharap tayong pagsubok. That's right. Sometimes we are happy just in a moment and all of a sudden we get sad or angry because of the challenges. And we have to remember that this can happen to us grown-ups and even to children. Tandaan, normal lang makaramdam ng iba't ibang emosyon dahil sa mga hindi nating inaasahang pangyayari sa buhay. Mahalaga, tulad ng nasabi sa kwento, ay makapag-share tayo sa ating mga mahal sa buhay. Maaaring makagaan ito ng ating kalooban at makapagpaliwanag ng ating isipan. We should also try not to forget to take care of ourselves. Eat healthy, sleep well, and do exercise.
That's right, Peace Heroes. At kapag may mga challenges tayong kinakaharap, isa rin itong magandang opportunity para lalo tayong magdasal. Yes, keep the faith, as they say. Sana ay nakatulong ang kwentong ito sa inyo, dear Peace Heroes. At sana ay may apply natin sa ating sari-sariling buhay with God's grace. Again, thank you so much for joining this episode. Mapayapang araw! Alam niyo ba, Peace Heroes, na mayroon tayong magagawa kapag nararamdaman natin ng iba't ibang klase ng emosyon? Ang dapat niyo lang maalala is the word, pa. Ulitin niyo natin, Peace Heroes. Pa. Tama. Pa stands for pause, acknowledge, think, help. Pause. Mahalaga ito dahil imbes na tayo ay magre-react agad, maaari pa nating mapigilan ang ating sarili na makagawa at makapagsabi ng mga bagay na maaari nating pagsisihan sa huli. Acknowledge. Acknowledge what you're feeling. Alamin kung ano ang iyong nararamdaman. Ikaw ba ay galit? Nalulungkot? Natatakot? Masaya? Ano ang iyong nararamdaman? Think. Kapag alam mo na kung ano ang emosyon na iyong nararamdaman, ay pag-isipan natin. Bakit kaya ito nararamdaman? At panghuli, help! Tulungan ang sarili na pakalmahin ang nararamdamang emosyon sa pamamagitan ng breathing exercises. Maaari ring balikan ninyo ang ating mga mindful minutes at humingi ng tulong sa inyong mga magulang o mga pinagkakatiwalaang kaibigan kapag kinakailangan. Para sa ating last activity ay susubukan natin ng path. Kaya, Peace Heroes, kunin niyo na ang inyong mga peace journal at writing materials. Okay, nakuha niyo na ba yung mga writing materials niyo? Ayos! Handa na ba kayo, Peace Heroes? Okay, hatiin sa apat na seksyon ang inyong peace journal at isulat ang salitang P, A, T, at H. Ulit, hatiin sa apat ang inyong peace journal at isulat ang salitang P, A, T, H. Mula sa ating 8 basic emotions, ay mamili ng 2 emotions na gusto nyong gawin para sa activity na ito. Basically, ay isusulat natin ng ating mga gagawin to handle our emotions and feelings in a healthy and peaceful way. Handa na ba kayo, Peace Heroes? Alright, simulan na natin. Pause. Count 1 to 10 muna tayo, Peace Heroes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Acknowledge. Ano ang unang emotion na iyong naramdaman? Think. Bakit mo ito naramdaman? Help. Ano ang maaari mong gawin upang pakalmahin ang iyong sarili? Isang halimbawa lamang iyan, Peace Heroes, okay? Pwede pa tayo magdagdag ng iba pa. At pwede nating balikan ang activity na ito kung sakaling makaramdam kayo ng any negative emotions para tulungan kayo i-process ang iyong feelings. Okay ba, Peace Heroes? Maaari nyo rin i-share ang inyong sagot sa iyong mga magulang o taong lubos na kinagkakatiwalaan. Maraming salamat sa pagsama sa ating Peace Time, Peace Heroes! Nag-enjoy ba kayo?
Sana ay marami kayong natutunan kung paano nga ba natin maisasabuhay ang kapayapaan sa pang-araw-araw. I-share nyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kaklase, o buong pamilya upang maging peace hero din sila katulad mo! Abangan nyo kami ulit ha! Tara! Tumutok na at sabayan natin ang Peace Hero Kids TV! Hanggang sa muli! Paalam! Thank you.